Galaw galaw kay harot harot tingnan maliksi di mapigil ang gaslaw galaw galaw ang lahat ginagalaw napakaharot at pakialam galaw galaw kung tawagin siya ganyan. Ibigay natin ang ating tigalyon na peralta ng ating tabugugan. Doon ay mga pinakuling makaso ni Rapinyo. Kalyon, di ganito. Ano yung mapinakuling kasong nangyarap niyo sa ating Trapo Movement, Kalyon? Maganda yung tanong niyo sa akin. Actually, ang binubugtog namin ng kaso ngayon ay ang LTO. Diba sabi ni Duterte, LTO, yung mga upo ay magbabago ang, ano ha, ang magbabago ang sistema nila din sa LTO. Kaya marami kami nakakita ang mga balik sa mga ginawa nila. Yung mga yung balik ha, di pa natin na kumprove. Pero lalo-lalo na sa mga bidding process, ang lalaki, isang 187 million, kung di ako nagkakamali, 187 million ang direct contracting. Meron namang 830 million na procurement process na sa tingin namin ay may nalapag silang mga patakaran ng government procurement reform act. So yun lang po, busy po tayong kakaikot, busy rin akong kakatago dahil ang mga sinasampa ko ng imanta ay hindi mga pagkaraniwan tao, mga ex-general ko. Kaya ikanapin ko hanggang saan tatagal lang ang aking pakikibaka, lalo-lalo na pag sinasabing tungkol naman sa buhay, siyempre meron pang mga sinasagasaan, meron din may balak na sagasaan ako. Yun lang po, mabuhay po lahat ang mga Pilipino lumalaban para sa kagalingan at kabutihan ng ating ng bayan. Well, para sa nakakalaman na lahat, baka di po kayo alam, si Kalyon, maliban sa kanyang advokasya sa ating Trapo Movement, busy na rin sa kaikot dahil sa mukhang tatapuhin ba yun ang kalusin, tama ba? Ha? Itong ating forum magiging venue ng pasyalan ng mga politiko na kagaya mo. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! Na trumpong tumawag.